Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bilang ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, bumababa na. Pero alert level 2, hindi muna ipatutupad. Tatlong rehiyon nakapagtala ng mataas na paggamit ng COVID wards at ICU. Kahong-kahong smuggled antigen kits binibenta online. Nasamsam, negosyanteng Gino, arestado. Limang suspect sa BDO cyber hacking, ginasuhan na. Iba pang modus ng cyber nakaw, inamin. Produkto ng petrolyo, big time na naman ang taas presyo. Yan na ang mga Marites! Madam Inuts, may kanta na tungkol sa mga Marites. At kapamilya Hans J.C. De Vera at Paolo Avelino, humasa sa hamon ng Truth or Dare. Celebrity crushes, alamin! Muli namang naitala nitong Biyernes ang record high ng mga bagong kaso sa Cebu City. Ayon sa DOH, mataas naman ang paggamit ng mga kama sa Eastern Visayas, Bicol at Barm. Halos lahat na po ng regions natin ngayon ay may pagtaas ng mga kaso, no? Healthcare utilization, makikita ho naman natin na moderate risk most of our regions. Ibig sabihin, pumapalo na po yung mga numero nila from 50 to less than 70%. Concern talaga natin yung areas outside NCR plus na tumataas at mas mababa yung testing capacity sa mga provinces, mas konti rin yung mga hospitals doon, yung mga hospital beds, at merong mga areas na mababa yung vaccination coverage. Sa Northern Samar, sinabi ng DOH na 80% ang paggamit ng mga kama, kaya naman inilaga ito sa mas mahigpit na alert level 4. Pero paglilinaw ng Provincial Health Office, mali ang naisumite nilang datos dahil naisama sa paggamit ng COVID-19 ward ang bilang ng mga pasyente sa isolation facility. Ngayon, yung nagpapadala sa Department of Health, sa Regional Health Office, isinama ang bilang nito. Kaya tumaas yung aming bed utilization. Nagpulong na ang sangguniang panlalawigan para magpasa ng resolusyon na humihiling sa IATF na ibalik ang probinsya sa alert level 3. Sana man lang binalidate muna ito ng IATF before kami inislap ng level 4 kasi it's affecting our economy. That's adding insult to injury. Samantala, ayon sa One Hospital Command Center, pumapalo sa 1,000 kada araw ang mga tumatawag para magpatulong sa pag-a-admit sa ospital ngayong Enero na doble kumpara noong Disyembre. Aminado ang command center na may katagalan ngayon bago ma-admit ang pasyente sa pagamutan. Ngayon, ang pinaka nakikita namin average is around 7 to 10 hours po para mapa-admit po natin sila sa isang hospital. Dahil sa pagdami ng mga kaso, hiniling ng Liga ng mga Probinsya sa National Government na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na makapagsagawa pa ng mass testing sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng test kits. Inire-request na po namin sa National Government na maganda po siguro sila na po ang bumili ng test kit diretso po dun sa supplier sa abroad. At government to government na ho, at i-provide na lang ho dyan sa mga LGUs. Nakikita na ni Governor Velasco na posibleng Omicron na rin ang kumakalat na variant sa mga probinsya dahil sa mabilis na hawahan. Michael Delizo, ABS-CBN News. Mahigit 30,500 ang dagdag na COVID-19 cases ngayong araw. Ito po ang ikasampu sa pinakamataas na daily cases simula na mag-umpisa ang pandemya. Nakapagsumiti ng datos ang lahat ng laboratorio. Sumampa na sa lagpas 3,387,000 ang total COVID cases sa bansa. Mahigit 280,000 dito active cases. 97 ang dagdag sa mga namatay para sa kabuuang 53,406 COVID deaths. Lagpas 41,000 naman ang dagdag sa mga gumaling. Nasa 45% ang positivity rate o yung mga nagpupositibo po sa mga nagpapa-COVID test. Pinakamataas ito sa nakalipas na 5 araw. Samantala, muli nakapagtala ang Davao Region ng pinakamataas na bagong COVID-19 cases. Umabot sa 1,923.
na bagong kaso kahapon. Kaya lumobo rin po sa 7,930 ang kabuuang aktibong kaso sa rehiyon. 48.2% ang positivity rate doon kahapon. Ayon kay Dr. Rachel Pasion, ang pinuno ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Department of Health Davao Region, ang biglang pagdami ng mga kaso ay maaaring sanhi ng Omicron variant, kung saan 5 kaso na ang naitala. Pansamantala namang isinarantanggapan ng DOH Davao Center for Health Development simula kahapon, Biyernes hanggang Enero 25 para sa disinfection. Simula po Lunes ay mag-uumpisa ng tumanggap ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga application para sa one-time ayuda na 5,000 piso sa ilalim ng COVID Adjustment Measures Program o CAMP. Pasok dito ang nasa 13,000 manggagawa na natigil o nawala ng trabaho sa unang 2 linggo pa lang ng Alert Level 3 sa Metro Manila at iba pang lugar dahil sa COVID-19 surge dulot ng Omicron variant. Ayon sa guidelines, pwedeng magsumite ng kanya-kanyang aplikasyon ang mga manggagawa. Pero hinihikayat ang mga employer na sila na ang gumawa nito para sa lahat ng empleyado. Bisitahin lamang ang website na reports.dole.gov.ph o magpunta sa DOLE Field and Regional Offices. Nasa 2 linggo ang pagproseso ng mga dokumento at pag-release ng cash assistance. Hindi kasama sa ayuda ang government at foreign workers, pati na ang mga apektadong tourism workers dito sa NCR. Ito po ay parang safety net lamang po. Kumbaga maliit na pondo, maliit po na amount, pero po pwede na rin pong magamit ng ating mga kababayan na nawalan po ng trabaho. Bukod pa po doon sa iba't ibang ayuda na binibigay din po ng ating pamahalaan. Balik sa dating gawi, matumal na naman ang kita ng mga resort sa Laguna at mga pasyalan sa Batangas dahil sa paghihigpit dulot ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Nagpapatrol, Dennis Datu. Bukas pero bibihira ang mga guests sa mga resort sa Pansul sa Calambas City, Laguna. Hindi lamang ang mga may-ari ng resort ang dumadaing ng hirap, ramdam na ng mga pool agent ang gutom sa pagkawala ng kita. Nawala ko kami ng guests, siyempre dyan lang kami maasa. Eh talagang parang bumalik na uli sa dati. O yun ang aming sana, ma-operate uli sana yung pag-ahente namin dito para meron na kaming kitain sa araw-araw. Gutom ho talaga. Yung mga, siyempre yung pangangailangan namin sa araw-araw, misa kakain ka ng, yung dati 3 beses, ngayon misa nasala, may 2. Misa yung iba nga, wala pa humakain niya eh. Sa muling pagtaas ng Alert Level 3 dahil sa mabilis sa pagdami ng COVID-19, sumabay ang pagtumal ng mga guests sa resort. Higit 1,000 pool agents ang naapektuhan. Malaki talaga ang hinina ng aming mga resort dito dahil nagse-self-lockdown ang mga tao. At isa pa, marami hong checkpoint sa bawat dadaanan nila, kaya hindi basta-basta nakakapasok yung mga guests namin. Sa Cabuyao City, pinipilahan ng mga bata at matatanda ang palugaw sa relocation site sa Barangay Nyogan. Isa sa pumila si Joselito Magno na nahinto ang trabaho bilang construction worker. Dali po kami makalo sa Manila, dali isa pa lang yung tulok namin. Hinahanapan po kami ng ng second dose ng vaccine. Karamihan sa mga apektado ay arawanang kita, kaya matindi ang epekto ng bawat araw na hindi sila makapaghanap buhay. Sana ho ay may makapansin din dito sa lugar natin at tulungan naman no, kasi talaga marami po ang nagugutom dito sa ating lugar. Ayon sa Laguna Provincial Government, may mga tulong silang ipinagkakaloob sa mga apektado ng pandemya. Pwede naman niyang ipadala sa provincial government kasi meron nga kaming coordination with the SWD para sa financial assistance dun sa mga yun, yung mga nangangailangan ng tulong. Halos wala ng benta ang mga food stall sa Bañadero Baywalk sa Tanawan City, Batangas. Bibihira na kasi ang mga turistang namamasyal, lalo't nilimitahan ang bilang ng mga pwedeng papasukin simula nang ilagay ang Batangas sa Alert Level 3. Kakaunti na yung umaano na tao pumapasok dito. Hinaharang pa ho dyan sa daanan. Dahil
yun ho, hinahanapan yung iba ng vaccine, yung iba naman po. Dati ho kasi, di ba, sa 100% na pumapasok ng tao dito, ngayon 20% na lang. Hiling lang ng mga ordinaryong mamamayan na apektado ng pandemya na sana ay may makarinig sa kanilang hinaing. Dennis Datu, ABS-CBN News. Huli sa akto ang isang negosyante sa Maynila na nagbibenta ng kahong-kahong smuggled antigen kits. Nagpapatrol, Nico Bawa. Pinasok ng NBI Special Action Unit ang tagong gusali na ito sa San Miguel, Maynila. Nagwala ang isang Chinese nang malamang inaaresto siya dahil umano sa pagbebenta online ng antigen test kits. Wala siyang business permit at barangay clearance. Naabutan namin siya na nagbebenta online and then nagpapack for dispatch na actually ito yung mga yun. So may mga buyers na siya. Bukod sa illegal ang negosyo, wala ring special certification o application sa Food and Drug Administration para masuri ang kalidad ng binebenta niyang test kits. Yung quality, wala tayong assurance and yung kung effective siya, so hindi rin tayo makakasigurado. Nakikipag-ugnay na rin ang Bureau of Customs sa mga online selling platform. Sa taas ng demand ngayon sa COVID test kits, laganap ang pagbebenta nito. 120 pesos ang bawat test kit at ang iba ay sinasamantala ang presyo kahit smuggled ang mga produkto. Minomonitor na po natin itong mga ito, ng mga nagbebenta po online. Sumulat na po tayo sa kanila at pinaimbestigyan nga po natin bakit nila pinapayagan. Makikita naman po natin, binablock naman po ng mga ito. Pero nalaman din naman po natin magbubukas sila ng panibagong accounts kaya hindi po tumitigil. Kahong-kahong test kits ang kinumpiska. Tumanggi naman magbigay ng panayamang suspect. Nakakulong na siya dahil sa paglabag sa FDA law. Abiso ng mga otoridad, mas mainam na bumili ng test kits mula sa botika para matiyak na lehitimo ito. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nahawahan ng COVID-19 si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok. Naka-quarantine na siya at ang kanyang close-in staff matapos magpositibo sa RT-PCR test noong Miyerkules ang kanyang driver. Maayos naman ang kanyang pakiramdam at ipinagpasalamat ng gobernador na bakunado na sila. Sa huling tala noong Enero 20, mahigit 1,800 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte. Muli namang nahawahan ng COVID virus si Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Tiniyak ng alkalde na patuloy niyang tututukan ang lungsod kahit naka-mandatory isolation. Mild symptoms lang ang kanyang nararamdaman. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nahawa ng COVID-19 ang alkalde na unang nagpositibo noong Abril. Mahalagang mahalaga ang kalinisan sa mga bahay ngayong uso ang hawahan ng sakit ng mga magkakapamilya. Ayon sa mga eksperto, may mura at mabisang paraan para sa tamang disinfection. Nagpapatrol, Zandro Ochona. Todo linis ng bahay si Nanay Divine matapos silang mag-quarantine nang may magpositibo sa COVID-19 sa kanilang pamilya. May kasama pa naman silang sanggol at dahil iisa lang ang CR ng kanilang bahay, todo linis din sila nito matapos may gumamit. Ayon sa mga eksperto, may mura at epektibong paraan para sa tamang disinfection sa bahay para maiwasan ang hawahan ng COVID-19 sa bahay. Ayon sa Philippine Hospital Infection Control Society, maaaring gumamit ng 3-4 na kutsarang bleach sa 1 galong tubig. Lahat ng frequently touched na surfaces, yung mga doorknobs, yung ating yung switch ng ilaw, pero wag damp wet lang kasi baka mamaya makuryente, di ba? Pwede rin ito dun sa mga lamesa, dun sa mga chairs. Hindi rin nila inirekomenda ang paggamit ng UV light sa bahay. Walang recommendation na gumamit ng UV light sa bahay. May mga particular na area pero hindi sa bahay kasi uncontrolled at saka yung tamang paggamit kailangan kasi may training. Hindi pwede yung basta na lang gagamitin kasi masama ang effect ng UV light
sa katawan ng tao. Habang naglilinis sa bahay, importante rin ang tamang pagsusot pa rin ng face mask. Siguruhing sakto ang fit at hindi nakalabas ang ilong. Suwak sa pisngi hanggang baba para wala talagang mapasukan ng virus. Ang daming taong nagsasalita, kung kailan nagsasalita, nakikipag-usap sa telepono, doon nila binababa yung mask. Doon lumalabas ang napakarami nating transmission. May tips din kung paano pagsuotin ng face mask ang mga batang 2 years old at pababa. Yung surgical mask, binubuhol lang namin para magkasya sa kanila. Ang kailangan mo kasi, nakatakip dito, na fit dito sa mukha mo hanggang dito. Kaya nakakatulong yung face shield natin, na suot natin ganyan, kasi napoprotektuhan pa niya yung ating face mask. Importante rin ang kaalaman sa tamang paghuhugas ng kamay at kung kailan maaaring gumamit ng alkohol. Pagkaka nag-hatching, pag hinawakan mo yung ilong mo, pagkaka sa bibig, mag-wash ka ng hands. Nahugas ang kamay mo, nag-alcohol ka na. Don't you ever touch your face, your eyes, your nose, your mouth, or any part of your face kasi hindi mo alam kung dyan sa loob mo may naligaw na virus or sa kung pag na-touch mo yan, napunta sa ilong mo, presto, meron ka rin. Importante rin ang pagpapalakas sa immune system o katawan at pag-iingat sa sarili para hindi na natin mauwi sa ating mga bahay at pamilya. Zandro Ochona, ABS-CBN News. Naniniwala ang Commission on Human Rights o CHR na hindi na dapat umabot pa sa pagpapakulong sa 80 taong gulang na lolo ang umano'y pagnanakaw ng mangga diyan po sa Asinggan, Pangasinan. Dismayado ang CHR sa pagsasampa ng demanda laban kay Lolo Narding Floro. Pero ayon sa komisyon, dapat mabigyang halaga sa insidente ang importansya na malaman ang mga karapatan at ang pagkakaroon ng tulong legal, lalo na sa mga pinakamahirap na mamamayan. Umaasa ang CHR na maayos ang usapin at may urong ang kasong isinampa laban sa matanda. Nagpaalala rin ang CHR na nakalatag ang batas hindi lang para parusahan ang may pananagutan, kung hindi para protektahan din ang mahihina kung kinakailangan. Ibinida ng Olympic medalists na sina Carlo Paalam at Yumir Marshall ang mga naipundar nila ilang buwan matapos ang Tokyo Olympics. Si Yumir may ipinatatayong gym habang may munting negosyo naman si Paalam. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Dream come true para kay Olympic silver medalist Carlo Paalam na magbukas ng maliit na tindahan sa kanyang bayan sa Cagayan de Oro. Ayon kay Carlo, matagal na niyang pangarap na magkaroon ng tindahan. Sawa ng Panginoon, yun po, nagawa yung sari-sari store. Kasi ginawa ko yung sari-sari store po para sa pamilya ko po. Isip emergency po, dati ko pa talaga pinangarap po mami na gano'n na may pad sa taas, saka store sa baba. At least yung tao wala nang tatakbuhan, doon na lang kasi malapit na po eh. Kwento ng Olympic silver medalist, sulit ang lahat ng kanyang pinaghirapan bilang breadwinner ng kanilang pamilya. Pinos ko yun kasi parang hindi ko nakakala mo kung na naabot ko yung pangarap ko na yun pala yung dream ko, nagitotoo. Ano pinos ko naman po na, yun na, pinos ko. Siyempre sa hirap, di naman sabi na magyabang, pinos ko yung pagod ko po. Bukod sa sari-sari store, nag-umpisa na rin ng farming si Carlo kasama ang kanyang ama. About sa mga hayo. Kasi lalo na pa Pasko, namamahal yung mga kambing, ganun po. So, yun iniisip ko po. Tsaka, yun, nakabili po ako ng lupa po eh. Sa, din kapapa din si Papa pinandil ko. Balik Baguio si Carlo para mag-ensayo dahil sa susunod na buwan, sasabak siya sa competition sa Europa. Target din niya ang ginto sa SEA Games sa Mayo at Asian Games sa Setyembre. Ito po yung gym na pinapatayo po namin, ma'am. So kung magkikita. Wow, nag-start na! Ipinasilip naman ni Olympics bronze medalist Yumir Marshall ang ipinatatayo niyang boxing gym sa tabi mismo ng kanyang bagong bahay sa Tagaytay. Personal gym ko po
dahil kumbaga ito po yung investment ko para sa sarili ko as a national athlete. Bale ano po ito eh, may underground po ito, may basement ano po ito sa baba. So plano ko din maglagay ng 2 rooms, yun mga gamit ko din, yung storage and yung sa taas naman yung boxing ring, and then may siguro dalawang punching bag, dalawang wall bag, and may punching ball. Yan na na someday siguro pag magkaroon na ulit ng blessing, madagdagan po yung gym natin. Ipinakita rin ni Marshall ang ayos ng kanyang bagong bahay kung saan niya kasama ang kanyang misis. Masaya po, malamig po ngayon. So nandun yung mga kapatid ko sa loob na nagluluto ng apunan. Dito po yung brother-in-law ko po. Ngayon po, dito po, nagluluto po siya ng beef pares and bulalo. Papuntang Amerika si Lumiere para mag-training para sa posibleng professional fight. Pero target din niya ang ginto sa darating na SEA Games at Asian Games. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Cute naman. Nagsalita na ang ex-Pinoy Big Brother housemate na si Alexa Ilacad sa pag-uugnay sa kanya, hindi lang sa isa, kundi tatlo niyang kabatch na housemates. At sa mga Marites dyan na mahilig sa chika, may bagong kanta na bagay kay Madam Inuts, nagpapatrol Mario Dumawal. Pagkalabas ng bahay ni Kuya, hindi nagsayang ng oras si Alexa Ilacad na ilabas ang una niyang recording, ang original niyang composition na Paano. Bakit nga ba nagkaganito, napagod na sa kahihintay? Tungkol ito sa una niyang pagkabigo sa pag-ibig. Before, after PBB? Before po, 2016. So it was like a one-seating session for me. I just wrote it down in one car ride. Kasi I knew what I wanted, I knew what I felt, and all the questions I had in my head. So it was just out of my heartbreak talaga. Okay, which has healed, I suppose, na? Oh yeah, of course. Natawa na lang si Alexa sa biro kung paano niya hinaharap ang kontrobersyal na pag-uugnay sa kanya ng netizens sa tatlong kabatch na housemates na sina Ian Rances, Benedict Ramos, at KD Estrada. Ayaw lang daw niyang maipit sa iringan ng mga fandom. It's stressful, but I'm really grateful for the love because they all love me. It's just stressful to handle them because I want everyone pantay. I want everyone to receive the same amount of love. Even nababash na ako for having so many fandoms na bakit parang kasalanan ko pa. Ang ganda ko, diba, Sir Mario? Tatlo! Grabe, diba? Ibang haba ng hair ko. Mama! Patuloy din ang pag-alago ni Madam Inuts bilang recording artist matapos ng debut single niyang Inutil at Sangkap ng Pasko. Swertean niyang maging singer pa siya sa kanyang edad. Ayan na ang mga Marites! Marites! Legit na nakakainis! Actually po, katatapos ko lang mag-recording ng isang kanta as yun ay title ng Marites. Eh sa akin nga po, hindi ko inaakala dahil syempre sa edad ko at hindi na rin po ganun kaganda yung boses ko. Pero nagpapasalamat po ako na patuloy po akong tinatangkilik ng mga supporters ko po. Kaya ginagawa ko rin po yung best ko para mapasaya din po yung mga taong sumusuporta sa akin po. Samantala, nakakasan na rin ang PBB housemate na si Albie Casino sa kanyang next project, ang I Want TFC serie na Bola Bola, kasama din ang kabatch niyang si KD Estrada. Sa direksyon ni JP Habak, makakatambalin na Albie at KD si Francine Diaz sa serye tungkol sa pag-ibig at body positivity. Nagpapasalamat lang ang mga housemates na nanatili sila at kanilang pamilya na malusog at may kakayahang magtrabaho sa kasagsagan ng pandemya. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Susunod, 5 suspect na nasa likod ng cyber hacking ng 7 video bank accounts, ginasuhan na. At perang nakuha sa cyber fraud, paano na ilalabas ng bangko? Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Formal nang sinampahan ng kaso ng NBI ang 5 suspect sa hacking ng daan-daang bank accounts ng BDO noong Disyembre.
Umamin na sa krimen ang grupo na isiniwalat ang iba pang paraan kung paano nila ninanakaw ang pera ng mga depositor. Nagpapatrol, Nico Bawa. Kinasuhan na ng NBI ang limang suspect sa pangahak ng nasa 700 bank accounts ng BDO. Ang modus para makuha sa detalye ng mga bank account, padadalhan ang mga account holder ng peking link ng banko. Oras na kagatin nito ng biktima, mabubuksan na ang kanilang account at malilipat ang kanilang pera sa isa pang bank account na binili nila. Pero inamin rin ng ilang suspect tulad ni Ronelyn, may iba pa siyang modus na ginawa dati. Kasama rito ang pagtatawag sa mga account holder para hingin ang kanilang one-time PIN o OTP para mabuksan ang kanilang account. Ko ng 2020, nakilala ko na po yung mga hacker. Tapos tinuruan po ako mag-caller ng BDO. Hi, this is me from BDO Customer Service. Kunyari po, yung ganun po. Umamin naman ang suspect na si Clay na siyang nag-hack dati sa website ng OWA at iba pang government agency at eskwelahan para makuha ang database at detalye ng members. Gumagawa rin siya ng scam page o peking website para gayahin ang banko. Nag-aaral pa lang po ako and nag-self-learning. And then hanggang sa tumagal-tumagal at dumami na yung kaalaman ko and ito na po, nagamit ko po yung kakayahan. Ang hacker namang si alias Pikachu ang umamin sa bangko tungkol sa krimen. Anya, pinag-aralan nila kung anong ginawa ng ibang hacker sa ibang bansa sa pagnanakaw. Marami pa raw ibang grupo at ang iba ay mas bihasa raw sa kanya. Sa online po kasi, meron po kasing grupo po doon na parang mga IT ganun po na naghahanap na noon. Matatagal na po kami magkakilala po hanggang sa po nabuo po namin yung idea. Nasa edad 20s na ang mga hacker na nag-aral ng computer studies o IT. Pero ngayong nahuli sila, tutulong na anila sila sa mga otoridad. Pinuri ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagkakaaresto sa grupo. Umaasa ang BSP na mapapatatag at manunumbalik ang kumpiyansa ng publiko sa online banking. Paulit-ulit ang abiso ng mga otoridad na pag-ingatan ng password at detalye ng mga bank account para maiwasang maging biktima. Nico Bawa, ABS-CBN News. Iniimbestigahan rin ng bangko ang reklamo ng kanilang depositor para matigil ang mga cyber attack. Isinusulong ngayon na gawing krimen ang pagbenta ng bank o e-wallet account. There's no point creating this modus operandi kasi you can get it out. If the accomplice to the crime becomes a criminal liability as well, people will think twice about it. No? Why would I, for a few hundred pesos up to a few thousand pesos, why would I risk myself going into jail? Sang-ayon din ang Bankers Association of the Philippines dito at tinutulak na nito ang ilang panukala sa Kongreso para gawing krimen ang pagbebenta ng account sa Pilipinas. Kahit ang bankfraud.ph, hindi naniniwalang biktima ang mga nagbebenta ng account online. They know what they're going into naman eh. Kasi when you surrender, when you give these things to another person, you basically surrendering even your identity. They're not that stupid naman to sell their accounts knowing na they can be utilized also for evil deeds. Ayon sa Bangko Sentral, mahigit 40,000 reklamo ang natanggap nila kaugnay ng online fraud mula 2020 hanggang 2021. At ang halaga na nawala mula 2019 hanggang 2021 ay umabot na sa 2 bilyong piso. Warren De Guzman, ABS-CBN News. Ikinatuwa ng Pilipinas ang ulat ng Estados Unidos kaugnay sa agresibong aktibidad ng China sa mga pinag-aagawang lugar sa South China Sea. Nagbigay naman ng China ng mga kagamitang pangmilitar sa Pilipinas. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Sa pag-aaral ng Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs ng US State Department, lumalabas na hindi naaayon sa batas ang pag-angkin ng China sa malawak na bahagi ng South China Sea base sa maritime at historic claims na isinusulong nito. Panawagan ng Estados Unidos sa China, isulong ang anumang maritime claims nito ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ikalawa, sundin ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong July 12 kaugnay sa South China Sea Arbitration na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito na pilit inaangkin ng China. At panghuli, itigil nito ang pananakop at iba pang aktibidad sa mga teritoryo sa South China Sea.
Anim na bansa, kabilang ang Pilipinas at China, ang umaangkin sa iba-ibang bahagi ng dagat. Ikinigalak naman ng Department of Foreign Affairs ang posisyon ng US State Department sa soberanya ng Pilipinas sa mga teritoryong patuloy na sinasakop ng China. Samantala, sa kabila ng issue sa West Philippine Sea, nagpaabot ng donasyon ang China sa Armed Forces of the Philippines ng 1 bilyong pisong halaga ng mga kagamitang pangkalamidad ng bansa. Ayon sa Department of National Defense, ang unang batch ng mga donasyon ay dumating noong January 16. Kabilang dito ang water purification vehicles, mga ambulansya, fire trucks, bomb disposal suits, drone systems at iba pang engineering equipment. Hindi pa masabi ng Defense Department kung kailan darating ang ikalawang batch ng mga donasyon na nagkakahalaga naman ng nasa 400 milyong piso. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Grabe na to, may big time oil price hike na naman next week. Sa ika-apat na sunod na linggo, malaki na naman pong itataas sa presyo ng gasolina na maglalaro sa 1.50 hanggang 1.60. Ang diesel nasa 180 hanggang 190 ang imamahal, habang sa kerosene naman 160 hanggang 170 ang magiging dagdag presyo. Lumalabas na puro increase sa petrolyo ang buong Enero. Sa loob lang ng 3 linggo, nasa 350 na ang iminahal ng gasolina, 530 sa diesel at mahigit 5 pesos sa kerosene. Paliwanag ng mga taga-industriya, ang taas presyo next week ay dulot po ng kakulangan ng supply ng langis sa gitna ng gulo sa Russia at Middle East. Ang bad news, may mga analysts na nagsasabing pwedeng pumalo sa $100 per barrel ang presyo ng krudo sa mga susunod na buwan, kaya posibleng magtuloy-tuloy pa ang mga oil price hike. Sunod, pagpapatupad ng no vax, no ride policy, isinabay na sa COMELEC checkpoint sa NCR. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Nabawasan ngayong araw ang mga nahuhuli sa ipinatutupad na no vax, no ride policy. Kumpara nitong Biyernes, dinadagsa naman ang patuloy na pagbabakuna ng booster shots sa mga butika. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Ngayong umaga lang binuksan ng butikang ito sa Signal Village, Taguig City, ang pagpapabakuna ng booster shots bilang bahagi ng programang Res Bakuna sa Butika. Sa loob ng 5 oras, 113 na ang nagpabakuna rito. Lahat sila mga walk-in. Matapos magparehistro sa bungad, tumungo sila sa isang hiwalay na kwarto para sa vaccination. Wala pa siguro kaming 5 minutes nalagyan na kagad ako ng booster. Kasi doon po sa dikutan, pila-pila po kami. Mahaba pong pila. Mas mabilis po dito, sir. Taga rito ako, sir, sa Taguig. Kaya dito na ako nag-vaccine. Mas malapit sa inyo? Mas malapit po. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang pagpababakuna dito. Tuloy-tuloy rin ang bakunahan ng COVID-19 boosters sa mall drugstore na ito sa Pasig. Medyo kaba. Apo, naka-duty po ako, so pinayagan lang po kami magpa-booster ng manager para po sa amin. We are taking notes of all the necessary feedbacks and of course para mas ma-improve pa natin as we move along. Isinabay ng PNP sa mga COMELEC checkpoints nito sa Metro Manila ang pagpapatupad ng no vax, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan. Pero imbis na pababain ang mga walang dalang vaccination card, binigyan lang sila ng babala. Sa checkpoint naman sa Pinagbuhatan, Pasig, maging ang mga motorcycle rider at sakay ng pampribadong sasakyan ay kailangan ding magpakita ng vaccination card. Pag walang vaccination card pero sinasabi nila na vaccine naman sila, pinipicturean namin yung kanilang ID, kanilang identification card. Sa nakaraang 5 araw, halos 300 ang nasita sa random inspections ng IAC sa mga bus at jeep sa mga lansangan sa Quezon City, Maynila at Las Piñas. Pero kumpara sa mahigit 100 nahuhuli noong Lunes at Martes noong simula ng implementasyon, 8 na lang ang nasita kahapon. Paniwala ni IAC Special Operations Unit Commander Jose Manuel Bonivi, tanggap na rin ng maraming commuter ang no vax, no ride policy.
Andrew Bagawisan, ABS-CBN News. Mainit pa rin ang diskusyon tungkol sa no-vax, no-ride policy ng Department of Transportation. Labag umano sa batas at dagdag pahirap ito sa mga mahihirap. Giit naman ng isang eksperto, susi ang bakuna sa pagsugpo ng pandemya. Nagpapatrol, Weng Hidalgo. Hindi lahat ng manggagawa ay exempted sa no-vax, no-ride policy ayon sa DOTR. Pwede lamang sa ngayon ang mga nagtatrabaho sa mga industriyang pinapayagan sa Alert Level 3. Para sa ibang manggagawa, hindi nga puwersahan ang pagpapabakuna, pero no choice naman sila dahil kailangan nilang maghanap buhay. Hindi po siya dapat pilitin. Dapat po ang maging thinking po ng bawat isa sa atin is yung para sa makakabuti para sa nakararami. Kasi katulad ko po, nagtatrabaho ako, hindi naman po ako pinilit bagkos sumunod lang po ako dun sa policy or sa protocol na gusto po ng gobyerno. Depende po yun kasi katulad ko, nagwo-work ako araw-araw, so kailangan ko po yun kasi kailangan ko magtrabaho. Kailangan ako ng company. Para kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, kontra sa mahirap ang no-vax, no-ride policy ng pamahalaan. Taluan niya ang mga walang sariling sasakyan. Hindi rin aniya minamandato ito ng mismong batas sa pagbabakuna. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang pagsunod sa batas? Highly discriminatory. And where is the Constitution? Where's the due process clause? Abay, hinusgahan mo na yung unvaccinated. E nag-iisip pa yan kung magpapabakuna o hindi. Salip na, explain mo, these are the benefits, these are the risks, o mamili ka kung gusto mo para may informed consent. Una nang inamin ni Acosta na hindi siya bakunado kasunod ng paghimok ng DOH na dapat magpabakuna ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Sang-ayon naman si Commission on Human Rights Commissioner Lea Armamento na walang batas na naglilimita sa galaw ng tao kung hindi bakunado. That should be provided by law. Dapat may batas that will detail how this limitation or regulation of our right to move around be implemented. Hindi yung, di ba, parang ang gulo-gulo ngayon, ang dami-dami na ngayon mga opinions against and in favor of this right to move around because nga wala tayong batas. Ang basis lang ng implementation is the department order ng DOTR. Pero binigyang diin ng health advocate na si Dr. Tony Liachon ang kahalagahan ng bakuna at booster sa pagsugpo ng COVID pandemic. Yung una siyempre dadapuan ng virus o ng panibagong variant ay yung unvaccinated. Mm. At ang purpose naman kasi ng bakuna, of course it not to prevent ang viral transmission but to decrease hospitalization and deaths. Dapat din aniyang paigtingin ang pagbabakuna sa mga probinsya kung saan tumataas ngayon ang bilang ng COVID cases. Weng Hidalgo, ABS-CBN News. Pinagtuunan ng mga kandidato sa pagkapangulo ang maiinit na issue gaya na lang ng no vaccine, no ride policy at iba pang hakbang para makatulong sa mga tinamaan ng COVID-19. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Iginiit ni Prom D Standard Bearer Senator Manny Pacquiao na iligal ang ipinatutupad na no vaccination, no ride policy ng Department of Transportation and Communication. Malino anyang isinasaad sa COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na hindi dapat gawing mandatory requirement ang vaccine cards para sa pag-aaral, trabaho at iba pang transaksyon sa gobyerno. Hindi anya dapat piliting magpaturok ang mga tao. Marami anyang natatakot magpabakuna dahil mismong gobyerno umano ang nagsasabing experimental pa lang ang bakuna at maaring magdulot ng masamang epekto. Inatasa naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang Manila Police District na tugisin ang mga gumagawa ng mga peking gamot. Una nang nasabat ng Special Mayor's Reaction Team ang isang online seller na nagbebenta ng mga ito. Tawagan ako na huwag basta-basta bumibili ng mga online na paracetamol. Kasi there was a time, as you all know, about 2 weeks ago, nagkaubusan ng paracetamol at vitamin C. No? Ito ang isang
produkto na mabilis paracetamol. Ito, pinaki... Nakuha na natin, no? Yan na yung mga... Porque hindi mo talaga, halos hindi mo makikita na fake eh. Hindi natin alam kung ano naman ito. Samantala, idedensa ni Vice President Lenny Robredo ang kanilang swab cab sa Antipolo City at Makati City at bakunahan sa Magaraw, Camarines Sur. Nagpasalamat din siya sa suporta ng mga Lasalliano sa paglulunsad ng kampanya para sa kanyang kandidatura. Ang mission natin ngayon, ilatag ang katotohanan, ipakita ang resibo, ibahagi ang track record. Sa mga batas na inakda, sa mga posisyon, sa issue na malapit sa puso ng mga kinakausap natin, sa mga kilos natin tuwing may krisis o sakuna, na kung nagawa natin ito ng salat sa resources at nang ginigipit tayo, imagine kung ano pa ang kayang gawin kapag ang buong enerhiya ng gobyerno nakatutok sa kapakanan ng Pilipino. Nangako naman si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. na isasaayos ang healthcare system ng bansa para maiwasang maulit ang mga kakulangan sa pagtugon sa pandemya. Itinaas ng ating budget mula... Pinagtuunan naman ng pansin ni Senator Ping Lacson ang sitwasyon ng 80 years old na si Lolo Narding Flores ng Asinggan, Pangasinan na kinasuhan at ikinulong dahil umano sa pagnanakaw ng mangga. Pinuna niyang mabilis na pinapanagot ang umani'y magnanakaw sa mga ordinaryong mga kaso habang patuloy na namamayagpag ang mga tiwali at makapangyarihan. Sasagutin naman ng labor leader na si Calio Didi Guzman ng Partido Lakas ng Masa ang mga tanong na kalimit ang ibinabato sa mga tumatakbong pangulo ng bansa sa isang Facebook Live ngayong Sabado ng gabi. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Nagbabala ang Department of Interior and Local Government sa mga politiko at mga taga-suporta nila na mananagot sila sa batas sakaling gumamit ng karahasan at pananakot laban sa mga miyembro ng media. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, bahagi ito ng kanilang proactive measures para maprotektahan ang mga mamamahayag at iba pang media practitioners. Sana'y puwersahan niya ang DILG at PNP sa pagtulong sa Presidential Task Force on Media Security. Halos 2,000 pulis ang kanilang itinalaga bilang PNP focal persons for media security para sa darating na halalan. Ayon pa sa DILG, kailangang matiyak ang kaligtasan ng mga mamahayag dahil importante ang papel nilang ibalita ang mga nangyayari sa halalan. Susunod sa pamilya Hans, JC De Vera at Paolo Avellino, umamin kung kaninong co-star sila kinilig. Yan at iba pa mga balita sa pagpabalik ng TV Patrol Weekend. Hindi ligtas inumin ang tubig mula sa 12 bayan sa lalawigan ng Southern Leyte. Sa pagsusuri ng Department of Health Eastern Visayas, positibo po sa E. coli bacteria ang water sample. Ang E. coli ay bakterya na kukuha mula sa dumi ng tao at hayop na nagdudulot ng diarrhea, pagsusuka at pananakit ng tiyan. 50 residente ang iniulat na nakaranas ng acute diarrhea. Ayon sa Regional Sanitary Engineer na si Percival De Paz, posibleng napinsala ng bagyong Odette ang mga tubo ng tubig kaya nagkaroon ng kontaminasyon. Nagtapos na ang seryeng Marry Me, Marry You. Pero tuloy ang masayang kulitan ni na Paolo Avellino at kaibigang si JC De Vera sa isang benefit interactive show. Sa Truth or Dare, napaamin sina JC at Paolo kung kaninong co-star sila kinilig. Nagpapatrol, MJ Felipe. Mahigit kumulang 109,000 pesos ang nakolektang donasyon ni na JC De Vera at Paolo Avellino kagabi nang game silang makipagkulitan sa Truth or Dare. Isang benefit interactive show ng ABS-CBN na layong makakolekta ng donasyon para sa ating mga kababayang naapektuhan ng bagyong Odette. 273 families ang matutulungan ng partial total donation na nakuha kagabi, kaya masaya si na JC at Pao na sulit ang kanilang pakikisaya sa mga manonood. Mula sa Never Have I Ever tanungan at sa mga dare kay JC na magpakita ng abs at mag-push-ups, game ang aktor kahit papatuloy siyang nagpapagaling matapos mag-positive sa COVID-19.
Uy! Tumapin pata! Sino sa mga kasabayan niyong kapamilya heartthrobs ang masasabi mong lodi mo or kinoconsider mong mas malakas ang dating sa'yo? Papi. DJ Padilla, Paolo Abilino, Gerald, Empoy, Jake. Okay. Cuenca. Si JC, Rivera, malamang. Si Poppy, si Daniel Enrique. Sino sa mga leading ladies nyo ang pinaka hinilig kayo? Angel Oxin tsaka Angelica Panganiban. Angge, si Angel tsaka si Bea. Pero highlight ng gabi ang surprise participation ng co-star ni Paolo sa Marry Me, Marry You na si Janine Gutierrez. Una, sa Tampok ay Girl Challenge, may surprise pa video si Janine. Andre, huwag ka na magtampo. Kasi kahit hindi naman tayo magkasama ngayon, eh, alam mong palaging nandito si Cam Cam mo para sa'yo. Pero lalong kinilig ang mga manonood ng tawagan ni Pao si Janine. Yung question nila, type mo daw ba ako? Tawag ka ulit pag umabot ng 2 million. Sasagutin mo na ako pag umabot ng 2 million? Thank you sa lahat ng nanood ng Marry Me, Marry You. Jojowain ba o tutrupahin mo daw ba ako? Nakasalan na nga kita eh. Yippee! The show, diba? Dahil naka 2 million kayo, jojowain. Ngayong gabi, si Zanjo Marudo naman ang haharap sa mga matitinding tanong at dare kasama ang mga katropa niyang sina Yubes Asarcon at L.A. Tenorio. MJ Felipe, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. At ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.